Magandang umaga mga kumpadre. Sa muli ay nandito tayo ngayon para paglingkuran kayo ng buong katapatan at pagmamahal sa bayan. Wow! So, bago tayo magsimula, subscribe nyo ang channel na to and then i-click nyo ang all notification bell para ma-update kayo sa ating mga videong i-upload. So, ang tanong dito pag-usapan natin, bakit mahal ang mga bilihin or bakit nagmamahalan ang mga bilihin? Kasi ang basic needs ng tao, pagkain una, siyempre. So, pag sinabi mong pagkain, nakafocus yan sa dagat at lupa, mga isda, sa kalupaan naman, mga ano, alam nyo na, mga tubo, rice, mga ganyan. So, ang tanong dito, bakit mahal ang mga pagkain? May ibigay ako sa inyo na isang analysis na hindi analysis ng ekonomista, hindi analysis ng graduate sa Harvard University, kundi ito analysis na tinatawag nating street analysis. Nakikita lang namin na kung nakatira ka sa kalikalye, pinag-uusapan. Bakit nagmamahal ang mga bilihin? Kasi alam nyo ito, sa presidente yan eh. Ang presidente na tinitignan niya overall ang pangangailangan ng tao. Pangalawa, ang presidente tinitignan niya ang internal affairs at produkto ng kanyang bansa sa Pilipinas. So, kapag ang presidente nanalo, tinitignan niya ang overall affair ng buong Pilipino na nakatira dito sa Pilipinas. Kung presidente ka, lahat ng gawin mo para masolusyonan ang pagmahal ng pagkain, halimbawa ganito, may isang presidente halimbawa nang tinitignan niya kabuuan ng mga tao sa Pilipinas, especially ng mga mahihirap. So, halimbawa, nagmahal ang bigas. Ang bigas ay umabot na sa 35 pesos. So, hindi kaya ng mga mahihirap na overall, nagreklamo na ang bigas, 35 pesos. Kasi dati-dati, bumibili sila ng bigas, 15 pesos lang, 20 pesos. Pero ngayon, 35 na. So, ang presidente, tinitignan niya, papasukin niyang importation. Kasi yun lang talaga ang paraan para makuha mo at masolusyonan temporary ang pagmahal ng bilihin. Di ba? O halimbawa, nagmahal ang bigas, 35 per kilo. Ang tao sanay sa 20 kilo, sanay sa 15 kilo per kilo. So sabihin ng presidente, mag-import tayo ng bigas sa Thailand, million-million tons, Thailand, Vietnam, lahat. Bahain natin ang market ng bigas. So, orderan niya, pupunta sa Thailand, ma-order sa Vietnam, sa Indonesia, order ng bigas, baha yan. Million tons pasok sa Pilipinas ang bigas. So, pag bumaha sa market, yung bigas galing sa ibang bansa, binili mura lang. Pagdating sa market, ang presyo ng bigas, 10 piso, 15 pesos, di ba? So, mura. Mura ang bilihin. Kasi nga, ang bigas, 15 to 20 pesos lang. Kasi whereas, noon ang bigas, 35 peso. Kasi walang nangyaring importation. So, bumaha ang market na bigas, tuwang-tuwa ang taong bayan. Amen? Mura ang bigas eh. Pero ang presidential advisor, economic advisor, sabihin sa presidente, sir, parang umiiyak ngayon ang mga farmer natin ng palay kasi luging-lugi sila, sir. Hindi sila pwedeng sumabay sa presyo ng bigas doon sa market na 15 peso per kilo, 20 peso per kilo. Kasi nga, pag sumabay sila doon sa isyo na yan na bigas, ang kanilang bigas, 35 peso, bababa sila. Lugi sila, sir. Babagsak ang industriya, ang agrikultura, babagsak ang rice farming. Sabihin ng presidente, tama naman yan. Okay yan.
I understand. Pero ang tinitignan kasi natin dito, overall, ang problema ng sambayan ng Pilipino. So, mayroon tayong solusyon na ito ang problema ng sambayan ng Pilipino, nag-demand sila ng murang bigas, solusyon na natin sa ibang bansa, through importation. Ngayon, dahil yun ang solusyon natin, nag-create another problem sa farmer, okay lang yan. Kunti lang naman yan eh. Alam natin na maapektuhan ang agrikultura ng rice farming, pero wala tayong magawa. Kasi nga kung hintayin mo pa sila na mag-harvest pa for another season, baka mag-rally ang taong bayan, maguluto. Diba? Tama ang desisyon ng presidente na yan. So sabihin, sir, ang sibuyas ngayon, mahal na, isang sibuyas, 15 pesos. So anong gawin natin, sir? Mag-import kayo, million tons ng sibuyas. Import lang na import. So nag-order naman ng ibang, sa ibang bansa, Thailand, Indonesia, Vietnam, order ng million tons ilang barkong dumating na sibuyas sa Pilipinas through importation, ibenta mo sa market, pisong isa. See? 2 piso ang isa. So ngayon, alam mo, maiiyak na naman yan ang mga nagtatanim ng mga sibuyas. Luging-lugi na naman. Pero wala kang magawa eh. Ang advisor, economic advisor, punta naman sa presidente, sir, umiyak na naman ang nagtatanim ng sibuyas. Kasi nga, wala. Talo sila, sir. Parang ma-discourage nata silang gumawa na magtanim pa ulit ng sibuyas. Kasi nga, ang tinda per sibuyas, 15 pesos, maka mahal naman talaga, pero hindi sila pwedeng magbenta ng sibuyas 2 piso isa, 3 piso isa, kasi nga, pag ginawa nila, sir, lugi ang business ng sibuyas, sir. Malaki ang kanilang ginastos sa pagpapalaki ng sibuyas na maharvest nila, gumastos pa rin sila. Ngayon, hindi nila pwedeng ibenta sa market. Yan, so, mangyayari, masisira ang ekonomiya ng mga sibuyas. Wala kang magawa eh. Yan ang gawain ng presidente. Una, kung tinitignan niya ang affair ng kabuuang Pilipino, tama sanang desisyon para ang market bumaha ng sibuyas, pero aanihin mo mag-create ng another problem. So, ang unang presidente, kung titignan niyang overall na problema ng sambayan ng Pilipino at solusyonan niya through importation, okay yon, pero patay ang ekonomiya ng Pilipinas. Ekonomiya ng sibuyas, ekonomiya ng bigas, papatayin niyang farming industry. Kasi nga lugi ang farmer eh. Yan ang presidente, kung titignan niya yung kabuuan na pangangailangan ng taong bayan. Ang pangalawang presidente, ganito. Kung tinitignan ng pangalawang presidente ang kapakanan ng farmer, at uunahin niya ito, bigyan niya ng solusyon, at nakikita niya kasi ganito ang problema natin, kasi sabi ng presidente, sila ay nagtitinda ng bawang, ng sibuyas, at alam natin na ito'y mahal natin ang farmer ng mga to, sa bawang at sibuyas. So, pag na-harvest sila, ang sibuyas, 1 bulto lang, 5 piso. Ang sibuyas, ang bawang, ganun din, 5 piso din. So, pag nag-import tayo ng sibuyas at bawang, magtinda tayo sa market, 2 piso, lugi ang farmer natin. Ayaw ko mangyari na malugi ang farmers. Pangalawang presidente yan. So, ang titignan ng pangalawang presidente, ang kapakanan ng mga farmer, hindi niya titignan ang kapakanan overall na pangangailangan ng Pilipino, kasi mahal niyang farmer. Pero hindi ibig sabihin nun na pag hindi niya tinignan ang kapakanan ng buong sambayan ng Pilipino, na binabaliwala niya, inuuna niya lang talaga ang farmer at din solusyonan niya. So, ang farmer, magtinda ng sibuyas, bawang, tapos i-advise ng
advisor na, sir, pwede tayo mag-import kasi kulang tayo ngayon ng... Hindi siya papayag sa importation kasi nga gusto niyang i-save ang business ng sibuyas at bawang. Ganon din sa palay, ganon din sa ano sa sugar, ganon din. So ang nangyari ganito, kapag limited ang importation at mag-import tayo ng pangangailangan natin, bawang, sibuyas, bigas, asukal, limited edition lang. Parang mag-import ka lang na according sa needs ng Pilipinas, hindi talaga baha na pag-import, maapektuhan ang konsumidor, may apektuhan ang kung ang mamimili, makakaroon ng problema kasi itong mga hoarder to, mga sindikato, ang mga hoarder ng bawang, bigas, sibuyas, asukal, i-grab nila ang opportunity na gumawa ng mali at masama. Sabihin ng mga hoarder na itong sindikato, sandali, ayaw ng presidente na mag-import na bigas. Ayaw niya. So itong gawin natin, yung bigas na binili natin sa Pangasinan, sa Iloilo, sa Capiz, ipunin natin sa butiga. Itago lang natin. Kasi ang bili natin dyan, overall, na calculate natin sa arithmetic, na ibinta natin ang bigas, 30 per kilo. Halimbawa, 30 per kilo. Pero dahil hinuhold natin, balang araw, ang presidente, hindi siya pwedeng mag-command ng importation kasi ayaw nga ng presidente ng importation. Opportunity natin. I-hold natin hanggat sa magsigaw ang tao, mag-rally sa kalye na mahal ang bigas, doon tayo dahan-dahang magpapalabas ng bigas, asukal, na ang kilo, 80 per kilo. Ginansya natin, grabe. Ginansya natin, doble. So yun ang mangyayari talaga. Nalalaan yung sugar, ang asukal, na kulang daw ang asukal. Ang soft drinks company, walang magamit na asukal. Ngayon, nag-order na i-raid ang mga bodega ng asukal. Hindi pala totoo. Ang daming asukal nakatago lang sa bodega. Siyempre, ang ibig sabihin nun, ibibenta naman talaga yan. Kaya lang, hindi lang ngayon. Ibenta mo yan pag nag-rally ang tao, kailangan na talaga ng asukal. Ibenta mo, doble ang presyo. Ang bili mo sa isang sako ng asukal, halimbawa 1,000, ibinta mo ng 2,500, kaya magmamahal talaga. Yan ang gawain ng sindikato kapag ang presidente nalaman nila ng pag-import ng mga pangangailangan natin, limited lang, ayon lang sa ating pangangailangan. Tuwang-tuwa ang sindikato. What? See? So in every... May kasabihan nga, in every solusyon na ini-offer ang government, mayroong offer ang government, nag-create ng another problem. Yun ngayon nararasan ni President Bongbong Marcos, limited ang importation, kaya ang hoarding, kanya-kanyang hoarding, ang mahal ng sibuyas, kasi nga, pwede namang magmura ang sibuyas eh. Diba? Pwede. Ano ba mag-utos ka sa mag-utos, sabihin mo sa nag-order ka nga sa Thailand ng sibuyas 100 million tons nga itali mo dito para, di ba? Pagdating sa Pilipinas, magmumura yung ano. Di ba bababa ang presyo ng sibuyas? Pwede yan. Ikaso, ayaw niya nang muna ng importation kasi nga may iniligtas siyang industriya. Mahal niya ang mga farmer. Wala kang choice eh. Ang solusyon mo, lagi nag-create ng problema, yun ang government. Once the moment ng government mag-offer ng solusyon, ang likod dyan, mag-create siya another problem. Diba? Kaya nga, ang unang presidente, ang kanyang solusyon, mag-import ng mga pangangailangan natin, bigas, asukal, sibuyas, bawang, halimbawa, para bumaha sa market, pero sira
ang industriya ng agrikultura, bagsak lugi ang mga magsasaka. Pero baha ang bigas sa market kasi nga import. Pero ang pangalawang presidente, ang kanyang solusyon, teka, wag muna tayo mag-import, unahin natin magsasaka kasi mahal natin ang magsasaka natin. Later on, solusyon na natin, di ba? Kaya ang bigas, mahal. Pero ngayon, meron ng 25 pesos. Yung aspiration na ang bigas maging 20 pesos. Maliwala ka na lang na darating ang panahon, matutupad yan. Magagawa naman ang solusyon ng mga ekonomista ng ating presidente. Ganun lang yun. So saan ka ang presidente, mamili ka? Dito sa unang presidente o sa pangalawang presidente? Natural, both piliin mo kasi pariyo namang tama ang gawain. Kaso lang, may mga problema. Ang una, ang solusyon niya, importation, massive importation. So ang solusyon, nagbigay magaan na pakiramdam sa tao, okay. Pero, in the end, bagsak patay ang negosyo at ang industriya ng mga magsasaka. Yung pangalawang presidente, ang solusyon niya, huwag mo na mag-import, alagaan muna natin ating mga magsasaka at tulungan natin sila, i-provide natin kung anong kanilang mga needs. Natural, ang mga sindikato na hoarder ng produkto, pag take advantage, magmamahal lahat. Yan ang una na magbibigay problema sa sambayan ng Pilipino. Nakakaranas tayo temporary ng pagbahan ng bilihin. Pero in the end, kapag nasolusyon na yan, yan ang kinatawag nila na undelive happily ever after. Diba? Yan ang tama. Kung akong piliin, kung ako ang papayagan, gusto ko ang dalawa, pero mas gusto ko yung ang epekto sa huling panahon na later on, lifetime na ang bigas, mas stable sa mababang presyo at nabilihin. Ang asukal, yun ibang ganyan. So ang importation, mag-limit muna tayo. Kasi sa importation, although mababa ang mga presyo, pero sisirain yung ekonomiya ng Pilipinas, lalo na ng agrikultura. Diba? So maraming salamat, nawa ay okay sa inyo ang tinatawag nating straight analysis mula sa channel na to, The Pilgrimage of Grace. Maraming salamat. To God be the glory alone.